Naglakad na siya papunta sa parking lot. Wala man lamang siya naramdamang kaba o takot kahit gabing-gabi na. Kahit mag-isa na lamang siya naglalakad. Pinindot niya ang remote key para pailawin ang kanyang sasakyan. Tumingin muna siya sa paligid bilang pag-iingat bago niya binuksan ang kanyang sasakyan. Ibinaba niya ang bintana nito. Tumingin siya sa salamin. Nang makita niyang burado na ang kanyang lip tint ay nag-retouch muna siya. "Perfect," she said while looking at herself in the rear view mirror. Papanda rin na sana niya ang kanyang sasakyan nang biglang magring ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Pinatay niya iyon pero nang maalala niya kung kaninong numero iyon, siya na mismo nag-call back. "Hi sir, I'm sorry if I canceled your call. Akala ko kasing kung sino lang eh." Mag-aral na sambit ni Chanel. "It's okay," agad natugon na isang bariton ng boses. "Bakit ka pala napatawag sir?" Nagtatakang tanong ni Chanel. "Come here at my penthouse." Nagsalubong ang kilay ni Chanel. Nabastusan siya sa sinabi ng matandang bilyonaryo. "I'm sorry sir, hindi ko po trabaho pumunta sa bahay ng client namin sa kalagitnaan ng gabi." Inis na siya pero pinilit niyang maging magalang sa kanyang kausap. "Hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Ever Chanel? I've lost 100 million pesos. You said iniuro ng mga bustamante ang proyekto naming kondominium. I already spent a fortune for that. I pulled out on a said project since tiwala ako sa sinabi mo. I was confident na babayaran nila ako sa mga nagastos ko, but I was shocked when Don Enrico said na hindi naman sila nag-cancel. You need to pay for my losses. Come here, may pari na rito. Tonight, our wedding will take place." Halos malaglag ang panga ni Chanel sa mga sinabing yun ni Mr. Chua. She couldn't believe na tama palang sinabi sa kanya ni Ever. Napasabunod siya sa kanyang buhok. Halos nanunubig na rin ang kanyang mga mata dahil wala naman siyang 100,000 piso para ibayad kay Mr. Chua. "I'm doomed." "Don't cry. Nasaan ka ba tipapas na doon na kita sa mga tauhan ko?" Tumawa ng malakas si Chanel. Napailing siya na maalala niya ang itsura ni Mr. Chua. Singkit ang mga mata nito. May malaking tiyan at may bilugang mata. Kahit papuro ginto at diamonds ang katawan nito, hinding-hindi siya magpapakasal dito. "Kahit siguro isa kamatandang mayamang madaling mamatay, I will never let it touch my body," she thought. Napapitlag siya nang biglang may kumuha ng kanyang cellphone. Pirikit niya ang kanyang mga mata dahil lalo niyang naiwan niyang bukas ang bintana ng kanyang sasakyan. "You can have my phone and..." Dalas-dalas niyang kinuha ang kanyang wallet sa kanyang bag. Iniabot sa kung sino mang kumuha ng kanyang cellphone. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Narinig niya ang sigaw ni Mr. Chua. "Find my fiancée. She's in danger. Move!" "Chanel, she's my girlfriend. Send me your bank account details. I will transfer you money right away. 100 million pesos, right?" Dahan-dahan minulat ni Chanel ang kanyang mga mata. Mabagal niyang lingon ang taong nasa labas ng kanyang sasakyan. It's him, the man whom she hated the most, next to her sister. Nakailang kurap siya na masulyapan niya si Ever. Nakangiti ito na abot hanggang tenga. Pinag-cross ni Ever ang kanyang dalawang braso sa may bintana ng sasakyan at ipinataw doon ang kanyang chin. "You are officially my girlfriend. You're officially my girlfriend now, Miss Chanel Davis, whether you like it or not." "Are you sure papayag na si Chanel na maging sila ni Ever?" Humithit na ang sigarilyo si Mr. Chua. Nakataas ang kanyang mga paa sa may mesa. Sinali niya ng wigs ang kupita ng kanyang bisita. "Hindi ka pa rin nagbabago. Napakatalino mo pa rin. Alam ba ni Ever na nandito ka ngayon?" sabi ni Mr. Chua. Umiling ang kanyang bisita. Tinungga ang whiskey na binigay niya. "You should be enjoying your golden years, but you're making yourself too occupied with those children." Tumayo si Mr. Chua at naglakad patungo sa isang malaking painting sa may dingding. He rotated it counterclockwise. Bumungad sa kanya isang maliit na vault. May kinuha siyang papel doon at iniabot sa kanyang bisita. Hindi niya pa rin mabitawan ang kanyang sigarilyo. "Here is your request. Don't open it yet. Baka magwala ka kapag nabasa mong resulta." Lumakad ulit siya pabalik sa maliit na vault at kinuha ang isa pang pirasong papel. Humakbang siya papunta sa kanyang table at kumuha na isang ball pen. "Sign here. I have made all of your requests. Now it's your turn to do me a favor." Nakangiting sambit nito. "Nasyado ka naman yatang atat kaibigan. Mag-inumpo na tayo. Let's enjoy the night." "Don't worry, hindi kita iisahan. I am a man of words and dignity." Pinahawakan ni Mr. Chua ang papel at ball pen sa kanyang tauhan at inutusan itong lumabas. Umupo siya ng prente sa couch at muling humitit ng sigarilyo. "How is our business? Is it doing well?" "We're still earning some profit from it, but it's not as good as last year's profit." Nang maubos ang sigarilyo ni Mr. Chua, kumuha ulit siya ng isa pa. Silindihan niya ito't iniabot sa kanyang bisita. "Thanks, but no thanks. I don't smoke," the man said. Idinukduk na Mr. Chua ang sigarilyo sa ashtray hanggang sa mawala na ito ng apoy. He had enough cigarettes for today. He needs to limit his smoking dahil inampaya sa kanya ng kanyang doktor. Ang kanyang bisita naman patuloy na sa pag-inom ng alak. "How's your wife? I mean, ex-wife?"
Mr. Chua asked out of the blue. She's doing fine. Well, at least with her new husband and new family. His visitor answered. Alam na ba ni Dave ang tungkol sa kanyang kapatid na babae? I mean, his stepsister? Umiling si Don Enrico. I'll tell him when the time is right. For now, keep your mouth shut. Eh, alam na ba niya na inampon mo ang kanyang kanang kamay? Niyong si Ever? Patuloy na pag-uusisa ni Mr. Chua. I have no plans on telling him. He may hate me if he learned about it. Anyway, as I have promised, I'm letting you own our business. Ayoko na involve ang sarili ko sa mga illegal na gawain. I've already lost my wife because of it. Ayoko mawala pa sa akin si Dave kapag nalaman niya tungkol dito. Tinapik ni Mr. Chua ang kanyang malaking tiyan at humagalpak ng tawa. You are successful now and don't need it anymore. You made the right decision, Enrico. Don't worry, wala makakalam ng sikreto mo. It's safe with me unless... Unless what? Tumaas ang kilay ni Don Enrico. Unless your wife revealed your dark past to your son. Inubos si Don Enrico ang whiskey sa kanyang hawak na kopita. Pumigit siya at gumiti. Hindi niya gagawin yon unless she wants her child to suffer more. Cora was not a good wife but she's a good mother. Seryosong wika ni Don Enrico. Umiti si Mr. Chua at nilahad ng kanyang kamay sa kanyang business partner. Hindi ko akalain na ito ng huli nating transaksyon. Sigurado ka bang iiwan mo na ako at ang underground market? Baka lampas na sa impyerno ng kaluluwa ko kapag hindi ko papatinigilan ang masasamang gawain. I want to change myself lalo na't magkakaroon na ako ng apo. Don Enrico, he was a monster who cunningly disguised himself as an angel. Tuluyan na nga ba niyang tatalikuran ang black market para sa kapakanan ng kanyang anak at magiging apo? Kamantige Island. I think you need to see a psychologist para masolusyonan ang problema mo kapag nasa tubig ka. Walang pag-aalinlangan sa bed ni Samantha. Pasado alas 3 na madaling araw pero ang mga mata at diwa na mag-asawang Bustamante, gising na gising pa. Siguro kapag nakita ko ulit ang babaeng yon, magpapasalamat ako sa kanya. Babalik siguro sa dati ang lahat. Sinungitin ko kasi siya sa lip na magpasalamat ako eh. Anas si Dave habang nakatingin sa kawalan. Napangiti ito ng maalalang tagpong iyon. Hindi pa malinaw sa alaala niyang itsura ng babaeng naligtas sa kanya. Pero sigurado siyang hindi basta-basta ang kagandahan nito. Maganda ba siya? Nakayokong tanong ni Samantha habang patuloy sa pagtap sa may mesa. Hindi ko kasi maalala ang mukha niya pero sigurado ako napakaganda niya. Bakit di mo siya hinanap tapos siya na lang sanang pinakasalan mo? Total ganda-ganda ka naman sa kanya eh. Iritang asik ni Samantha. Are you jealous? Natatawang tanong ni Dave. Hindi no, bakit naman ako magsiselos? Nauutal pang tangi niya. Napahagat sa kanyang labi si Dave dahil pinipigilan niyang tumawa. Naisipan niyang mas asarin ang kanyang asawa para manggaling mismo sa bibig nitong nagsiselos siya. Hindi ko man maalala ang itsura niya, alam kong hindi pa karaniwan ang kanyang ganda. Alam mo, Samantha, sobrang sexy pa nga niya eh. Hinawakan ko pa nga siya sa bewang niya. Actually, kahit may long time girlfriend ako noon, I never kissed her. But that mysterious woman, she was my first. Humigpit ang pagkakapit niya sa tasa. Parang sasabog ang kanyang dibdib anumang oras. Napapikit siya. Ayaw niyang isatinig ang nalalaman ng kanyang isip. Ang tagal ko na siyang hinahanap. Hindi ko alam kung bakit ayaw kami magtagpo ilang tadhana. Even ever, couldn't I find her. Ang hirap maghanap ng taong hindi mo man lang alam ang pangalan at tsura. Bumuntong hininga si Dave. Manit ba to o ano? Akala ko ba magbabago na tong mokong na to? Bakit ibang babae na naman ang bukang bibig niya ngayon? Samantha thought while calming her mind. Tulungan mo kaya ako mahanap siya. Siguro mapapanatag ang loob ko at matatahimik na ako kapag nagpa-thank you ako sa kanya. Ano sa palagay mo, Samantha? Napahinto sa pagsalita si Dave na makita niya ang ekspresyon ni Samantha. Nakakuyaman dalawang kamao habang nangangata lamang ito. Nakayuko ng bahagya habang nakapikit. Ang pamamuna ng husto ng kanyang tinga at mukha, indikasyon ng pikon na pikon na ito. Go! Find her! Huwag mo kayo damay sa paghanap sa kanya dahil baka maitapon ko pa kayo sa impyerno. Hindi ako nagsiselos ha. Naiirita lang ako dahil sa kakasabi mo lang kahapon na alok lang na maganda sa paningin mo. Tapos... Hay nako, bahala ka nga dyan. Naiwang tulala si Dave sa may mesa. Iniikot niya ang kanyang mga mata habang kagat-kagat ang kanyang labi. Sandali siyang napatitig sa pwesto ni Samantha kanina. Napakamot sa kanyang noo habang umuumis na parang tuta. Yes, yes, thank you Lord. Samantha, she likes me too. She loves me too. Thank you Lord. Sigaw pa ng isip ni Bustamante. Dave was elated at the time. Finally, he could see the fruits of his labor. Niligpit muna ni Dave ang kanilang pinagkapihan bago si Amaket pabalik sa kanilang silid. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanilang higaan. Nakatalakbong ng kumot si Samantha. Hindi ito humihili kaya sigurado si Dave gising pa ito.
Lahat ng babae mula sa akin nakaraan, hindi na mahalaga. That woman, I just want to thank her personally for saving my life and for giving me a chance to know that what Rob Leary meant. If she did not come that day, hindi na kita makikilala. Isang beses niya ako naligtas, pero ikaw, paulit-ulit mo akong sinasagip. Dahil sa iyo, Samantha, hindi na ako nakukulong sa madilim at malungkot na hawla. Napangiti si Samantha sa ilalim ng kumot. Ramdam niya ang mabilis sa pagtahip ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa kilig. Nang imulat na Samantha ang kanyang mga mata, agad niyang nakita ang kanang bisig ni Dave na nakapulupot sa kanyang bewang. Napabikit siya ng maramdaman niyang gumalaw ang kanyang labi. Nauna ako matulog sa kanya kaninang alas 4. Did I remove those pillows? Napasinghap siya ng lalong humigpit ang pagkakayakap ni Dave sa kanya. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang nainigas na bagay sa gitna ng bitinibos na mante na ngayon nakalapat na sa kanyang likuran. Diyos ko, yung alaga mo Dave ha, pakalmahin mo. Dahan-dahan niyang lilingon ang kanyang asawa. Napaw ang kanyang bibig na mapagbastan niya ang natutulog na si Bustamante. Grabe, ang gwapo talaga. Bakit ba ngayon ko lang inamin sa sarili kong nagagwapuhan ako sa kanya? Mabilis niyang binilik ang kanyang tiyan sa mga unan sa tapat niya nang maramdaman niya ang paggalaw ni Dave. Dave started to kiss her passionately with his eyes closed. Unti-unti pa maibabaw sa kanya si Dave habang hinahalikan siya nito. Hindi maintindihan ni Samantha kung ano nangyayari sa kanya. Why? Bakit hindi ko inaawat? Bakit inahayaan ko lang nahalikan niya ako? Nang huminto si Dave sa pagsakop sa kanyang labi, tila nadismaya si Samantha. Napakunot ang noon nito habang nakatingin kay Dave. Isang napakatamis na ngiti ang umukit sa mukha ni Bustamante. Tell me that you want more. Malambing na utos si Dave. Samantha's expression indicated that she desired more. If you kiss again and you don't stop me, it means that you are now officially my wife. My real wife. Dave said while looking directly at her beautiful eyes. Muling yumuko si Dave para sa ilin nang mas mapapasok na halik ang labi ni Samantha. Nakapakapit ng mahigpit si Samantha sa kanyang kumot nang sinimulan nilang atakihin ang halik ni Dave. Ang kanyang labi. She liked it. His scents, his lips, his body above her and his cock. Diyos ko, Samantha, isusuko mo na bang bataan? Akala ko ba ay mo magkaanak sa kanya? Naglalaban ang utak at katawan ni Samantha. She could not understand why her body moved differently from what her mind was saying. Sa isang iglap, mahalan niya ang taong nasa harapan niya ngayon. Napagtanto niyang tanging pangungulina na lamang ang nararamdaman niya para kay Troy. Ang pag-ibig na pilit niyang pinipigil ang musbong, unti-unti nang namumukadkad. Marahang hinaplo si Dave ang mga pisngi ni Samantha. Inalalay niya ito para makaupo at pagkatapos, niyakap niya ito na mahigpit. Don't cry. It breaks my heart when I see you crying. Dave caressed her hair and kissed her forehead. Natatakot na ako magmahal ulit. Natatakot ako mawasak na naman matapos kong buuin ang aking sarili. Dave, I want some assurance that you will not leave me like what my other exes did. You are a skirt chaser before and I'm afraid. Dave gave her a smack kiss. Marry me. Napaawang ang bibig ni Samantha sa sinabi yun ni Dave. Marry me again, Miss Samantha Davis. Wala nang kontrata. Wala nang kasunduan. Just a marriage vow. A vow that will keep our hearts together until we run out of oxygen. Dave stated seriously. Samantha's smile lingered for a while. She tilted her head while looking straight in Dave's eyes. Lahat ng kanyang mga what-ifs unti-unting nawala. Hinawakan niyang kamay ni Dave at saka siya nagsalita. Masyado ka nagmamadali, Dave. Are you willing to wait for my answer? Ngumiti si Dave at tumango. Maiksi ang pasensya ko, Samantha. Pero pagdating sa iyo, humahaba ito. Parehas silang natawa sa tinuruan ni Bustamante. Kumakalam na ang kanilang mga tiyan. Kailangan nilang maghanda para sa kanilang umagahan. Nanonood na sa mga butas ng ino ng Samantha ang amoy ng nilulutong ginataang katang ni Dave. Hindi niya mapigil ang hindi mapatitig sa kanyang asawa. Nanonood ito habang nagluluto. Ang sarap mo siguro, Samantha said unconsciously. Nakangiting hinarap ni Dave sa Samantha. Gusto mo bang matikman? Aniya. Aha? Tanging na itugon ni Samantha. Namula ang mga pisngi niya na maalala niya ang kanyang sinabi kanina. Samantha, ano ba nangyayari sa iyo? Nagiging vulgar ka na yata, she thought. Naglakad palapit sa kanya si Bustamante at nilapit ang kanyang mukha kay Samantha. Napatawa siya nang biglang iiwas ang kanyang asawang labi nito sa kanya. Tikman mo nga kung talagang masarap. Pumikit si Samantha bago niya hinarap si Dave. Natikman ko na yan kanina. Kumunot ang noon ni Bustamante. Unti-unti iminunot ni Samantha ang kanyang mga mata. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Inis niyang tanong. Binasa ni Dave ang kanyang labi. Napatingin dito si Samantha at bigla siya napalunok. Take a sip. If okay sa panlasa mo, maghahain na ako. Alam kong gutom na gutom ka na.
Pinigilan niyang mapatawa na mapaawang ang bibig ni Samantha. Samantha, nakakahiya ka. Yung ginitang katang palang tinutukoy niyang tikman mo, bakit ba ibang nasa isip mo? Diyos ko, Samantha thought while taking a sip. Oh, okay na, masarap na. Kain na tayo, maghahain na ako. Dalas-dalas tumakad patungo sa may lababo si Samantha para kuhanin ng mga plato at kutsara. Natatawa siya sa mga pinagsasabi niya kanina. Nakahain ng lahat sa mesa. Lalo pang nagutom si Samantha nang maamoy niya sa malapitan ang ginataang katang. Kukuha na sana siya ng kanin nang biglang pumikit si Dave at nagdasal. Nagulat si Samantha pero kalaunan, pumikit na rin siya at ginaya ang mga sinabi ni Dave. Nakatulala si Samantha sa direksyon ni Dave. Naninibago talaga siya sa kinikilos ng kanyang asawa. Pinagsandok siya ng kanin at ulam ni Dave at pagkatapos, pinagsalin pa ng tubig sa baso. Dave, ikaw ba talaga yan? Yes, and I can be sweeter than this.